Sa San Nicolas, Batangas, pinaniniwalaan ng mga deboto ni Jesucristo at Birheng Maria na may kaugnayan ang muling pagsabog ng bulkan sa pagpapatigil ng nakasanayang relihiyosong regata noong 2017 nang mawala si dating Archbishop Ramon Argelia sa Batangas, kung kaya't nitong taon muli itong ibinilik ng mga deboto. Alas 4:30 nang ipilit ng mga nag-organisa ng regata ang pag-ikot sa Bulkang Taal. Dahil sa malakas na alon, isa lang ang pinayagan ng Coast Guard na pumalaot. Kasama si Argelias, ang mga pari at ilang deboto, nagrosaryo ang mga ito paikot sa Taal Island. Ang mga naiwang deboto ay nagdasal na lamang sa gilid ng dagat at hinintay ang pagbabalik ng mga ito. Nagdasal din ang mga deboto sa Old Taal Church ruins na nasira naman ng pagsabog ng bulkan noong 1754. Ayon kay Brother Charlie, isa sa mga organizer ng regata, hindi maaalis ang paniniwala ng mga deboto na muling sumabog ang bulkan dahil itinigil ang regata na alay sa Birheng Maria at Jesucristo 3 taon na ang nakakaraan. Ang regata umano ang nagsisilbi nilang alay ng pagdarasal upang patuloy na maging tahimik ang Bulkang Taal. Unang-una, kaya naganap ito, parang patuloy ang ating pananalangin para or humihiling sa Panginoon na magpatuloy ang katahimikan ng Bulkang Taal at na makabalik na uli ang mga mamamayan natin sa kanilang original na buhay. At kung hanggat maaari, di sinasama sa panalangin na huwag na tayo mapasok or lumaki pa ang problema natin sa tinatawag na ENCOVE. Hangad umano nilang dinggin ang kanilang dasal, pati na rin ang protection sa COVID at iba pang sakuna katulad ng ASF sa kanilang bayan. Ayon naman kay Mayor Lester De Sagun, matagal na daw na no man's island ang Taal, ngunit naging maluwag ang pamahalaan sa mga tao dahil kinakitaan ito ng pangkabuhayan ng mga residente. Mahirap din daw mapaalis ang mga ito sa paligid ng isla dahil dito na ang nakasanayan nilang hanap buhay. Actually, talaga naman simulat sa poll sa batas ay no man's island talaga. Taal Volcano. Nataon nga lang na naging maluwag ang ating gobyerno sa pagtira doon sapagkat ang mga kababayan natin nakakita rin naman ng maayos na hanap buhay doon, kaya hindi mo masisisi kung bakit sila nakatigil din doon. Hanggang sa ngayon, ayon kay De Sagun, may mga evacuees sila at kung tulong lang naman daw ay sana'y matulungan ang mga ito na mapatayuan uli ng mga bahay ang bawat pamilya upang tuluyang makabalik sa normal na pamumuhay. Jinky Tabor, BHTV News, Philippines.